Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik ng park. For today's vlog, the most frequently asked question is magkano ang malinis na monthly expenses dito? Yung gumagastos. Ako ho lahat. Based on my experience, this is will be based on my experience. So, wala kayong magagawa. Kundi yung mga monthly gastos namin, sasabihin ko sa inyo. Pero for sure, depende yan sa iba't ibang tao, case to case basis. But for us, share ko sa inyo to. I-generalize ko lang yung pinaka-basic needs or pinaka-basic monthly expenses dito sa Canada. So, this is based on our experience. This is based on our setup. Narinig nyo na naman! So, ikakategorize ko lang yan sa tatlo. We'll talk about shelter, food, and transportation. Ang isishare ko lang sa inyo is rent sa apartment. Kasi yun lang yung meron kami ngayon. So, rent namin sa apartment is 900 per month. Yung gumagastos. Ako ho lahat. Then, libre na yung parking space and even yung tubig. Ang binabayaran lang namin na extra is yung electricity. So, yung electricity, meron kaming nakita na dalawang bills every summer and even sa winter. Sa summer, medyo mura. Ang pinaka-max na electricity namin is around $70 per month. Kasi hindi kami gumagamit ng heater. And kapag winter naman or during cold days, umaabot siya ng maximum na $150. Since, yung gumagastos. Ako ho lahat. So, yun yung total expense during summer is around $970. Kapag winter naman, umaabot kami ng monthly expense ng $1,050. So, yun yung monthly namin. Magkaiba yon, magkaiba sa summer, and even magkaiba sa winter or dun sa cold days. Woo! And wala pa dun yung bayad sa telepono, cable, and internet. Meron kaming magandang deal sa isang service provider. So, yung telepono, cable, and internet namin, babayad kami monthly ng $65 per month. So, i-add natin yun dun. Yun yung sa shelter. Since, yung gumagastos. Ako ho lahat. Pag-usapan naman natin ngayon when it comes to food. Sa food, yan yung isa sa mga importanteng bagay dito na hindi pwedeng mawala. Narinig nyo na naman! So, monthly, nagbabudget kami ng at least $100 sa mismong karne pa lang, sa mismong baboy. So, yung baboy na binibili namin dito is kalahating baboy kaagad. Sa kung anong gusto naming luto, papachop na namin yan, then... Yabaril ako, oh! It's $100, it's store namin sa fridge, good for 1.5 months. So, yun yung tipid tips ko sa inyo. Yung since... gumagastos. Ako ho lahat. And that... Woo! Then, kapag naubos na ulit yun, palimbagong $100. So, yun yung sa food namin. Then, we always see to it that we budget at least $200 para naman sa mga groceries. Most likely, $200 to $250 every 2 weeks. Sineset aside namin doon. Kasi nga, we have kids. May dalawa kaming chikiteng. Mas marami yung supplies nila kesa sa amin. Monthly, pumapalo kami ng $500 para lang sa groceries. Since, yung gumagastos. Ako ho lahat. Pagka ang food kasi dito, hindi yan katulad sa Pilipinas na pwede kang pumunta sa labas, bumili ng tingi, bumalik sa bahay. Kasi dito, hindi ka makakalabas kaagad. Kaya hindi ka makakalabas kasi nga malayo din yung mga bilihan dito. And even syempre kapag nasa during winter or cold season ka, so, ang ginagawa namin talagang isang buhos, every 2 weeks namin ginagawa, bulto na namin
binibili para kapag ako yung gumagastos. Ako ho lahat. Or just in case may snowstorm, meron na kami naka-imbak or meron na kaming snack naka-stock dito. So yun yung budget sa food. When it comes naman sa transportation, meron dalawang pwedeng pagpilian. Private transportation, bumili ka ng sarili mong sasakyan or mag-lease ka ng sasakyan. And we have the public transportation. For us, meron kaming private transportation. Oh, private, diba? Ang monthly namin sa sasakyan namin is pumapalo siya ng $600 per month. Ang bayaran niyan is every 2 weeks, so 300 per 2 weeks, so total $600 per month. Ito yung gumagastos. Ako ho lahat. Then isasama mo dyan yung insurance na 120 or depende doon sa driver rating mo. So for me, 600, ang driver rating ko is plus 8 na. Binabaril ako, oh. That car insurance, hindi ka pwede mag-drive dito nang wala kang car insurance, huhulihin ka ng police. Kapag na-spot check ka, so binabayaran ko is 120 per month. Then, wag mong kakalimutan ilagay sa budget yung gas. Ang gas na isang full tank nung sa akin is $160. So, every 2 weeks, papagas ako ng $80 na isang full tank, then another $80 at the end of the month. Ito yung gumagastos. Ako ho lahat. Kasi dito, pabago, nag-fluctuate din yung presyo ng gas. Ang ginagawa ko naman dun is kung kailan mababa yung gas, dun ko siya ipu-full tank. Pero kapag medyo mataas pa or medyo mahal pa, ang ginagawa ko na lang is kung talagang walang-wala na, paunti-unti, mga pa 20-20 lang, hanggang sa makita kong bumaba yung gas, saka ko siya ipu-full tank. Ay, okay na yun, kahit malalaman na naman yun. Doon. So, for our transportation expenses, ang malinis na transportation expense namin is around $880 per month. If we're going to talk about dun sa mga wala namang sasakyan or if you're going to use the public transportation, ang pinaka mode of transportation for public is sa bus. So, sa bus naman, per ticket. So, ang isang ticket costs $2.60 per ticket. Pero meron din naman dito ang tinatawag na Max 5, yung tinatawag nilang bus pass for weekdays, Monday to Friday. That is $23.40. That's $23.40. Weekdays lang yan. And meron din naman silang super pass from Monday to Sunday, 7 days a week. So it costs $26 naman. If you decided or talagang gusto mo monthly yung ginagawa mo para hindi ka na pabalik-balik dun sa mga store na nag-sell ng ticket, meron din naman ditong monthly pass na $100 per month. So bakit mas pinili namin na bumili na lang ng sasakyan kesa mag-bus? For one reason, I have 2 kids, mahirap mag-bus, lalo na pag taglamig, and syempre, time management, kailangan mo ng hatid sundo sa mga bata. Hindi possible lang mag-bus kasi kailangan mong mag-antay ng every 15 minutes sa bus. So pag naiwanan ka na ng bus, you have to wait for another 15 minutes. Pero syempre, depende pa rin sa lifestyle mo yan. And depende pa rin kung ano yung trip mo. Okay, next question. Is sakto ba yung income mo sa daily expenses mo? So, I want you to grab your paper, grab your pen, check nyo kung sakto ba yung income namin para dun sa daily expenses namin. Kami, yung income namin, dalawa kami ni Anna, $17 per hour yung rate ko and even yung rate niya, $17 per hour.
So we are working, i-multiply mo yun sa 60 hours. So we'll give you how much? 1,020. So ngayon yung 1,020, i-minus natin yung 13% tax. So ang take home namin na malinis every 2 weeks is between $800 to $887 per 2 weeks. So if we will multiply that into 2, abot siya ng 1,774 per month. So yun yung per person. Ngayon, if you will multiply that one to both of us, so ang pinaka-income or pinaka-income namin dito sa Canada, ang pinaka-income namin every month is $3,549 to $3,600 per month. So magkano ngayon yung na-compute natin doon sa three basic needs pa lang from food, shelter, and transport namin? So maabot siya ng $2,530. So $2,530, ngayon i-minus natin siya sa expense, sa income namin, ang matitira lang sa amin is $1,000. So ngayon, yung $1,000 na yan, may pupuntahan pa yan. Yung $1,000 na yan, i-include, isasama mo ngayon dyan yung mga extracurricular activities ng mga bata. Isasama mo rin dyan yung life insurance and even yung pagbayad sa mga credit card. And ganyan po ang budgeting dito sa Canada. So yung since gumagastos. Ako ho lahat. But we see to it that yung shelter, food, and even transportation namin. So that's the main idea. It's just giving you an idea how much or magkano yung malinis na monthly expenses versus doon sa monthly income namin dito sa Canada. Okay, okay na yun. Kahit paano, kahit malalaman na naman yun. So we are not an expert, but at least I'm sharing yung mga tips, yung mga experience namin, and I'm hoping na may natutunan kayo rito. Ganito lang yan, if you think it will work for you na ganito yung ginagawa namin, good for you, but if not, you just disregard it. So for this, kunin mo lang yung mga makakatulong sa iyo, kunin mo lang yung mga magbe-benefit or mag-fit sa lifestyle mo. And kung yung iba naman na hindi tugma sa mga sinabi ko or hindi applicable sa inyo, just disregard it. Yabaril ako. Oh. Anyway, that's it for today. Thanks for watching. So again, makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay sa Canada, Buhay sa Winnipeg, Manitoba. And again, we will see you onto the next video. Ciao!